kayak pas kali itu ya bagi kita punya segala menang markis tapi pas mau bawa kan pas balik ke Jum Jum simpatan kita punya itu dong sama Bricks namanya Pero mari kita punya di Jum ang simbahan itu ay tindayo na kapanahunan ng Moro Piracy sa pagkak ito kung nasa western side namin daanan po yan ang galyon papuntang Maynila pagita ng Romblon at Marinduque, Mindoro, Marinduque diyan po nadaan ang mga barko lalo na po pag malalaki ang alon dito po sila nadaan sa loob at pag talagang malalaki natago sila diyan sa parte na pagita naman ng Bundok Peninsula at ng Santa Cruz Bay diyan sila na ikot po pa ganun kaya ito daanan po ito pati ang mga Moro Pirates ay dito nadaan papuntang Maynila papuntang Batangas, papuntang Cavite at kalimita niraransa ay ang Romblon, ang Mindoro at ang Marinduque. Pero hindi masyado ang Marinduque. Kaya dahil dito itinayo ang tinatawag na Fortress Church, isang simbahang, ano nga ang Fortress? Muog, yan simbahang muog. At sa ngayon, makikita po, mabot tayo sa first slide, hindi man. So, ang mga naunang simbahan ay mga simbahang muog. At it represents, so they represent two types of fortress churches. Ang buwak, ang type A fortress church. Ano po yun? Manipis ang dingding, pero mataas at matibay ang pader, intramuros. Ito na lamang po si Masa Marinduque naman intramuros. Ang Santa Cruz ay mababa na ang muros. Ang kanilang, yun, pader. Mura, kasi sa Mura, Muros, Mura, Pader. Pero yun ay class B. Ano po naman ang kapal doon? Ang napakakapal naman ay itong dingding. Mababa nga yung kanilang pader sa labas, pero yung kanilang dingding na simbahan ay pagkakakapal. At ang mga fortress churches na yan ay mayroong mga daanan sa ilalim, may mga tunnels. May mga tunnels po ito, may mga sekretong daanan. At hindi ko na po dinitalin sa inyo yung iba pang mga markings dito ng buwak na ito. Ngayon, ito pong pinatatayuan natin, ito po ay produkto na ng sunod-sunod na improvements at renovation sa buwak. Basically, na-retain po at naingatan ang labas, yung mga buttresses, naingatan po yan. Pero ang loob po ay pinalitan ng bricks, hindi po bricks dati yan, yan po'y palitadan ng may tapo. Yan, diretso po yan. Meron po itong pulpito sa side na ito, nakatulad ng Santa Cruz. May hagdanan, may pulpito dyan. Sabi ko na. May ikita po namin sa mga pictures. At ang dalawang yugto ng renovation po dito ay yung 1979, saka po 1987, 1989. Yung pong 79 ay yung preparasyon dahil 1978, naging cathedral po ito. Yan, nandiyan na po yan. Noong 1987, binagsak naman ang bagyo ang lubong, kaya yan, panibago na ng mga renovation. Ito pong design na ito, dati ay meron pong, hindi po ganito ang side nito, meron ang side po nito kahoy, malalapad na tamla. Malalapad na tamla po ito, katulad na ito pang mga simbahan. So ito po ay gawa ng mga Jesuita. Ang mga Franciscano ay nagsimula sa mga kawayan, hugon, kahoy, niyo, anahaw. Yun po ang kanilang simula. Pero yung muog na yan, yung mga pader na yan, si Paco Preto, ang panahon po ng Jesuit na nanatili dito from February 8, 1621 hanggang 1768. Nung expulsion of the Jesuits, 1768. From all Spanish dominions, sila ay tinalayas, tinabalik sa Amerika, and they were suppressed. Not until later on. Tagalan po ang suppression ng mga Jesuit. So ito po, kami po ay basically Jesuit, ang religious culture, ang aming po pananampalataya, ang gitlat pinatibay. Pero ang nagkarin ay mga Franciscano. Pagkatapos, natagalan ng Jesuit, meron din po kami dito historia under the Recoletos at mga mestizo and Spanish friars dito sa Marinduque. Pero ang pinakamarami, matagal po ay ang mga Jesuita. So sa ngayon, nakikita po yung simbahan ay
itu na bago na po yung mga yan, yan po ay natulong din ang provincial government noon. Galing po ang nanguna ng paglalagay niya mga yan. Mga donation po yung mga chandeliers na yan, yung mga priests po niyan, yan po mga family na yan, ay galing po yan sa, ang gumawa po niya ay silayon sa Bitis. Yan po mga station of the cross, kailayon po yan. At saka po yung pinto namin, yan po ay kailayon din. Yung nasa guwapa po, Bitis, pagpasas. Sikat na silayon. Pero yung kailayon pong pinto namin, ay nandun kay Nanay Dilim, nasa Kuras. Yun mga few meters kilang press away. Nandun. So, ito po ang kasaysayan na katedral ng buwang na taunay natin ito ay ang mga lagyan ng Biglang Awa. Na nagsimula-simula pa ay nagkaroon na ng ilusyon ang mga mga. Pero yung pong imahe ng mga lagyan ng Biglang Awa, yun po ay imahe ng Immaculate Conception. Maklat ko section din po. Yan po, sa left side. Yan po yung realization. Original po yun. Original sa English po namin yan. Tapos nung kinoronahan po, anong nag coronation noong 1958, edi yun na po, nandun na sa Sarai na yun. No? Yeah, more than 50 years na siya. Kaya, sa katedral na ito, ay meron ng tatlong bispo. Nakaunaw na bispo na ako ay naroon malibig doon. Yun po, nasa may imahin ng mga nagyarang Biglang Awa. The first bishop of Guam, Most Reverend Rafael M. Lee, na nag-ordain sa amin na maya. Siya pa nag-ordain sa amin. Then, followed by Bishop Oliveros, na nag-ordain medyo makakalbo dahil nag-chemotherapy. Pagsal po natin siya. Sama po ninyo sa kanya. Sa inyong panalangin, please. Dahil yung pag-refrigerate ngayon. Tapos ka po pwede si Bishop Ray, nasa Amos na po, and then si Bishop Juni. Kung nais ka po ninyo ng detalye ng istorya ng Immaculada Concepcion, meron po ako nakasulat ng kaunti. Mga picture po ang nakakwadutas na explanation. Kailangan po hindi pa kaganda ang pagkaka-edit, wala ang nagsulat-sulat at marami ang nagtatanong kung ano daw kasi sayang eh. Hindi kita pang puko. Ay ngayon po hindi available. Hindi po available. Yung history na yung wanda. Pero libro, manipis po siya. At maraming salamat po ang gawag sa inyong pagbibiyahe, sa paglalak by spiritual sa ilang makulang si mga anak-anin mo. Salamat Father Judy, salamat sisters, salamat po sa inyong pagbalay kayo. Thank you. Maraming salamat sa Father sa inyong pagbibigay ng konti ng paniwala at sa kasaysayan ng ating pagbibigay ng Thank you. Ang ating po sa magdabukot pa ay